So mga pop, samahan nyo ako pa paano tayo mag-airbrush ng customized na painting sa ating gas tank. So bago yan, mag-shoutout muna tayo. Shoutout, Junel Liscano. Pati na rin sa'yo, Jun J. Shoutout sa inyo. Bali, airbrush tutorial muna tayo ngayon mga pop. So huwag kang matakot sa mubok. Kayang-kaya mo yan. Kung nakaya ko, mas kaya mo rin. Bali, ganito ko lang yung pesan niyan mga paps. So, nagpa-print muna ako ng ating reference na design. So ito yung napili ko. So dito natin ilalagay sa gas tank ng TMX 155. So na-repaint ko na to mga paps. Tapos pagkatapos kong ma-repaint, isinilihan ako to ng 600 grit. So ito nga pala yung Xerox copy ng ating reference na kopya. So bali, in-stencil ko to mga paps. Ito yung gagawin nating pattern mamaya. So kailangan magaling kayo sa stencil. So yung mga dark na spot niya, yun yung kunin nyo para mas mabilis siyang maging pattern ba kumbaga. So mabilis siyang gumuhit. So ididikit natin ito maya maya. Ayan, naglagay ako ng mga masking tape na pinaikot ko lang para didikit siya syempre. So ganyan ko siya in-stencil, ganyan ko siya kinatouts mga paps. So gayahin nyo na kung paano ko siya ginawa. So para makakuha naman kayo ng idea o technique kung paano tayo mag-start sa ating airbrush. So ganyan lang yan, sundan nyo lang mga paps. Bali, ang unang-unang gagawin natin is pagka nadikit na natin, bubugaan lang natin ng kulay white yung gilid ng ating in-stencil na pattern. So syempre para makuha natin yung lapat ng saktong hugis niya. Bali, nakuha na natin yung kanyang hugis mga paps. So ang gagawin natin naman is puputiin natin yung sa may loob. Sprayan lang natin ng kulay white. So ito yung magiging pinaka-canvas natin maya-maya. So punuin lang natin mga paps. Bali, natapos na natin itong pintahan ng kulay white. Ibabakat natin ulit yung ating pattern. At i-sprayan natin ng kulay light brown lang mga paps. So light lang, wag kayong magbablock agad. Dahil pagka binlock nyo agad is mahihirapan na kayong itoning mamaya ang yung design. So malilito na kayo mga paps. Bali, ito na yung pinakagusto ko na parts dito mga paps. So dito is mag-start na tayo mag-drawing. Unti-unti na natin siyang susundan yung ating stencil. Bubuhayin natin. Umpisa natin yung mga itin muna. Bali, ikaw paps, hindi ka na mahihirapan dito dahil meron na tayong pattern o yung stencil na ginawa natin kanina. So yun yung guide. Sundan lang natin yung kanyang guide. Siyempre pagka ginawa mo to paps is make sure na nasa tabi mo yung kanyang reference. So kailangan may sinusundan ka dito na reference para hindi ka malito. Tapos sundan mo lang lahat ng kanyang kulay unti-unti para hindi ka maligaw dun sa in-stencil na pattern natin kanina. Napakadali lang nito paps, para ka lang nagbubuo ng puzzle at kayang-kaya mo yan. Thank you.
nilagyan ko na rin to ng tribal na plate dito sa side para na mabuo yung kanyang design at tumerto dun sa ating skull. Siyempre, after natin ma-airbrush mga paps, huwag natin kakalimutang i-top coat kasi para kumintab siya tsaka titibay pa. We'll be right back.